In celebration of the 121st commemoration of the historic Battle of Paye, the Municipality of Wak, through the Council for Local History, Culture and the Arts, presents Pagbubuklod, Pagbabaliktanaw sa Kasaysayan at Paghilom mula sa Pandemya. Isang virtual na pagtatanghal mula sa mga artista at musika ng Buwak. Sulong Buwak, carry on! Oh,
sa ating pong minamahal na Speaker of the House, Speaker Lord Alan Velasco, sa ating pong minamahal na Gobernador, Governor Presbytero Velasco Jr., sa ating pong Vice Governor, Vice Governor Romulo Bacoro Jr., at sa mga bumubuo po ng sangguniang panlalawigan, sa aking sariling akin, ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Sunny Paglinawan, sa aking pong mga konsehal, Honorable Mark Anthony Iseño, Honorable Mark Angelo L. Hinang, Honorable Luisito S. Laylay, Honorable Dave Daniel M. Larga, Honorable Justin Angelo J. Manrique, Honorable Carlos M. Palomares, Honorable Aurelio J. Leyva III, Honorable Luisito M. Haba, Liga ng mga Barangays, pangunguna ng ating Presidente, Honorable Violeta J. Luarca, SK Federation President, Honorable John Paul R. Musnip, my department head and section head, and all the municipal employees at Sambayanang Buakenyos. Isang mapagpala at ligtas na araw sa inyong lahat, mga minamahal kong Buakenyo. Ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito, ang labanan sa payi, na naganap noong 31 ng Hulyo, 1900, ay nakatala sa aklat kasaysayan ng Amerika bilang isa sa kauna-unahang pagkatalo ng hukbong Amerikano laban sa mga Pilipino. Ito rin ang naging simula ng mga sumusunod pang tagumpay ng mga magigiting na Marindukenyo sa labanan ng pulang lupa noong 13 ng Setyembre ng nasabing taon. Ang kagitingan ng mga girilyang Buakenyo sa pumumuno ni Chopilo Roque ay mananatiling isang tanglaw na magsisilbing gabay sa ating lahat upang matapang naharapin ang mga hamon ng buhay sa hinaharap. Habang ako'y nagdinilay sa kahalagahan ng araw na ito, biglang sumagi sa aking kaisipan ang awiting ngayon mula sa panulat ni Ginoong George Canseco na isinantinig naman ni Ginoong Basil Valdez. Tiyak na maaaliw kayo sa mga katagang ituring mong kahapoy waring panaginip lang. Ang bukas pangitain niya'y ganday sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa iyo ay laging sulit lang, kay ganda ng buhay ngayon. Totoo nga naman na ang ating sama-samang pagkakaisa sa napakahalagang okasyong ito ay higit na magpapatingkad sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Hindi man maaring baguhin ang kasaysayan, ngunit ang panaginip na ito ang siyang paghuhugutan natin ng lakas, tapang at paninindigan upang ang pagising sa bagong umaga ay babangon tayo na may liksi, saya at sigla upang katulad nila'y mapagtagumpayan natin ang higit na mapaminsalang digmaan na ating hinaharap ngayon. Bagamat ang bukas ay isang pangitain lang, natitiyak tayo na ang ating pagbubuklod upang labanan ang pandemya ay lilikha rin ng mga bayani at kabayanihan na siyang magpapahilom sa pangamba, takot at kabiguan na minsa'y sumubok sa katinuan ng ating lipunan. Ang tema ng ating pagdiriwang na pagbubuklod, pagbabaliktanaw sa kasaysayan at paghilom mula sa pandemya ay hindi lamang napapanahon, kundi napapahayag din ang ating pagkakaisang magnanais na isabuhay ang pagmamahal sa bayan at ipinakita ng ating mga bayani. Sa pamamagitan ng pagyakap sa paghihirap, hinagpis at kawalang pag-asa ng ating mga kababayan upang ang nararamdaman nilang totoong pagdamay, sakripisyo at pagmamahal mula sa ating lahat. Lalo't higit sa ating mga namumuno ay magdulot ng tunay na paghilom mula sa pagkalugmok ng isang bayang minsay
nilupig ng pandemya. Totoo nga ang pag-ibig ay siyang nagbubuklod sa sangkatauhan na pinagtibay ng yugto ng kabayanihan na may iba't ibang anyo sang-ayon sa hamon ng kanilang kapanahunan. Naalala ko tuloy ang banggaan ng dalawang sikat na istasyon ng telebisyon. Bakit ba kinakailangan maghati-hati, mag-away-away o mamili? Kung pwede naman tayong maging kapuso at kapamilya, di po ba mas masaya at mas pakikinabang para sa ating bayan? Sikapin natin igalang ang pagkakaiba-iba ng ugali, kaisipan ng bawat isa. At kasabay nito, hayaan din nating malaya tayong pagbubuklurin ng ating pagmamahal sa lahat ng mga Buakenyo habang sa ilalim na matinding sikat ng araw at minsan malakas ng buhos na ulan. Ay hawak-hawak nating tahakin ang mga ilog at kabundukan upang mailipat natin ang wagas na paglilingkod sa bawat hagdanan ng tahanan ng ating mga minamahal na mga kababayan. Sa inyo pong lahat, lalo't higit sa mga bayaning nasa unahan ng ating laban sa pandemya, maraming salamat po sa pagpawi ng luha ng mga matang naghihinagpis at muling paglalagay ng ngiti sa mga labi ng ating nalulumbay na mga kababayan. Ang bawat panganib ng ating sinusulong para sa ating mga minamahal ang siyang nagbibigay kulay, kahulugan at pag-asa sa bantayog ng alaala, labanan sa payi. Sa ating napipintong tagumpay, sama-sama nating isigaw ang mga katagang Sulong Buwak! Carry on! Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Sa Pilipinas, mabuhay ka.
Mabuhay ka, bayan ng ating mga ninuno. Karangalan mo aming kalayaan. Mabuhay bansang Pilipinas. Mabuhay ka, bayan Filipino. Mabuhay ka, bayan ng ating mga ninuno. Karangalan mo, kalayaan ko. Karangalan mo, aming
ang tunog ng ating gulay. Sumasagisag sa awat-awat ng ating bayan. Ako'y may sariling paninindigan. Kumakalinga sa agos ng kaligasan. Sumasayaw sa tunog ng kabayabaan. Kalalaya-kalayaan. Sumasayaw sa tunog ng kabayabaan. Sa puso at diwa, itaguyod ang wat-awat ng ining bayan. Kalalaya-kalayaan. Sumasayaw sa tunog ng kabayabaan. Sumasayaw sa tunog ng kabayabaan. Thank you.
Luhan.
Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Randy Noblesa ng Marinduque State College Culture and Arts Unit o MSC Kalinangan at Sining. At ngayon araw po ay nakikiisa tayo sa 121st pag-aalaala natin sa makasaysayan labanan sa paye ngayong 31 ng Hulyo sa bayan po ng Buwak. So hatid po ng ating Council for Local History, Culture and the Arts, nihandog po natin ang virtual na konsyerto na merong tema na pagbubuklod, pagbabalik tanaw sa kasaysayan at paghilo mula sa pandemya. At kaugnay nito ay sisipi tayo ng ilang mga bahagi mula sa nilithalang libro ng MSC ngayong taon na may pamagat na kwento ni Lolo Kiko. At noong nakaraan lamang na 28 ng Hulyo ay nagkameron tayo ng talakayan tungkol sa libro na to ni Lolo Kiko o ni Francisco Labay tungkol sa makasaysayang labanan ng paye. So, maaari niyong makuha ang kopya o ang CP sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa MSC Kalinangan at Sining. At bago ko makaligtaan, ito po ay bahagi ng ating MSCCA Learning Toolkit o Learning Package. Alam naman natin ngayon na sa gitna ng pandemya na hanggang ngayon ay nananalasa, ay kailangan natin magpatuloy sa pagkatuto. So mula sa mga pahina sa libro ng kwento ni Lolo Kiko, ay matutunghayan natin ang mga primary at sekundaryang batis at nabanggit ni Francisco Labay na mula sa Old Military Branch sa National Archive sa Estados Unidos sa Washington, D.C. ay makukuha natin ang kwento ng labanan sa paye. At isa sa mga kwento na to ay mababasa natin kaugnay din ng isa pang labanan, ang labanan sa Pulalupa. So mula July 31 sa Battle of Paye hanggang sa September 13 sa Battle of Pulalupa ay tutunghayan natin ang kwento ng katapangan ng mga lahi natin, mga Marinduquenyo. So, pwede natin itong tingnan na sa panahon ng ika-20th siglo, 20th century, sa konteksto ng Filipino-American War, ay nagkameron ng mga paglaban ang ating mga kababayan, ang ating mga ninuno, mga Pilipino. At kasama sa kasaysayan na ito ay ang nangyari sa sitio ng paye sa barangay ng Balingbing sa bayan ng Buwak sa ating lalawigang Marinduque. Makikilala din natin ang mga bayani ng labanan na ito kagaya ni Maximo Abad na hindi man taga Marinduque ay veterano ng labanan pa ng laban sa Espanyol. At nagpatuloy ito sa panahon pa ng mga Amerikano. At mababanggit din do sa kasaysayan si Don Martin Lardizabal, ang Military Governor General ng Marinduque. So noong nakaraang taon ay pinagdiriwang natin ang centenaryo ng pagiging autonomous o nagsasariling lalawigan ng Marinduque sa Quezon. Kaya karugtong din ang ating kasaysayan, ang kasaysayan ng Tayabas na isa na lang bayan pero tumutukoy ito sa buong lalawigan ng Quezon noong 20th siglo. Mababanggit din ng mga tauhan dito sa labanan ng paye ay ang mga bayani natin kagaya ni Chopilo Roque, ni Crisanto Lozano at ni Crispin Chavez. So, kaya hanggang sa panahon ngayon ay ipinangalan sa kanila yung mga kalye o kalsada, street kumbaga. So, salamat na lamang at merong mga nauna sa atin sa council natin ng Local History, Culture and the Arts at meron tayong babalikan at aalalahanin na kabayanihan ng ating mga ninuno noong Hulyo 31 noong 1900. Thank you.
Sa Marinduque nagmula hinukay aking talino at sinulat sa tula. Ito ay pagbibigay bugay sa mga gumawa na matay at nagbuwis ng buhay para sa bansa. Mga bayaning nanggaling sa bayan namin, marami ang nais dumaban ng kalaya ay mabawi ang luhay. Pinapawi ng bawat umagang sasapit hukay ang kapalit di maaaring mamili. Hindi lingit sa ating bayan, lalo na sa pulo na dinidilig ng digmaan ng lupa ng dugo at pinipilit di bayan ng kapit sa sulo. Kahit mainit kayo, wag lang tayong mabigo. Mga kaibigan at makinig kayo, ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap. Yeah, maraming salamat sa mga Marinduquenyo.
Namulat na may lupang sinikap nilang ingatan, kaya tinuturing namin utang aming kalayaan. Iwarang sa katapatan, yan ang dapat na dularan ng mga kabataang susunod sa nilakaran nyo. Hindi maaaring iwan namin ng kasaysayan, muli-muli nga lalahanin ng katapangan. Ipinamalas ng bawat Pilipino, hindi iiwas at walang sinisino ka. Kahit mong malakas ang pwersa ng kalaban ay hindi aatras at makikipagsabayan na mismo ng taas sa pilit aabutin ang pitas ng araw at hinding na tatlong between. Lapit mga kaibigan at makinig kayo, ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa. Ipinangako pinas na sa silangan at sinilang nga buo, at ligas na matitibay ang mga buo. Taas mo ang bilong at umatayo sa dugo, bakas din kong ahabay ay malabo pa ito. Pinas na sa silangan at sinilang nga buo, lakas na matitibay ang mga buo at mga pangyayari mong nagagal na dali sa dugo, bakas nitong kahabang ay malabo pa ito. Lipalin ang dami at ang kalawakan ng ating bayan ay ilang malaya ka na sa kamay ng balyaya. Balikan natin ang kasisayan, katapangan para sa bayan, makabayang bayani, alay ang buhay, kapalit kalayaan, patunay na kahit tulog sa balay, isusukuhan makulay na may wataw at tagumpay. Ang pinaglalaban sa isag nitong bandera mapisang kimat sa gera, hinagpis ang dinanas, kaya malakas ang pinapakawala na balalahi ng mga matatapang ang bayang aking sinilangan. Sa dami ng nagtangkang magawal ang pinayagan, basta na puno ng yaman, kailan may di hahayaan mabihag ng mga dayuan at akinin ang karapatan na manirahan ng bayaba at walang pag-alinlangan, kung kaya't niingatan ng buong makakayanan. Ipalin ang nangi at ang kalawakan ng ating bayan, agila malaya ka na sa kamay ng balyaga. Ulyot at lumpit isa, araw na nagkaisa, kilalanin natin mga bayani dito sa sinta. Sila yung dapat na kilalanin natin dahil sa dugo at pawis na inalay para sa kalayaan natin. Ito ang lupang hilirang sa atin na nagpipilang at walang sino mong maaring umangkin at humirang. Gusto kaling may manirahan ditong mga dayuhan ay sipilitin na makipagtinggaan. Ipalin ang langit at at nagsimula ito noong Abril 25, 1900, sa paglapag sa baybay ng Laylay, kung saan nakatayo yung ating daungan doon, at historical yan. Pero wala pa nagaganap na mga labanan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano dahil mayroong truce o pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kwersa. At naputol na lamang ito nang dumagsa ang mga tropang Amerikano at hinaras nila ang ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagsunog ng mga kamarin. So yung kamarin ay kamalig o imbakan ng palay sa ibang bahagi ng bayan natin sa Buwak. Alam naman natin na ang mga Pilipino, ang mga Asyano ay kumakain ng palay, at pag nasunog yung ating imbakan ay deklarasyon talaga ito ng digmaan dahil mahalaga sa atin ang palay. At noon ngang madaling araw ng ika-31 ng Hulyo, 1900, ay nagpapatrolya ang mga Amerikano
sa looban ng bayan ng Buac, yung interior na bahagi, kasi nagsimula na nga sila doon sa baybay at pumasok na sila sa looban doon sa bahaging Ilaya kung tawagin natin ngayon. At sa pamumuno ni Lieutenant Wells at sa gabay ng isang Ingles na simpleng ang pangalan ay Maki, at yan ay makikita natin sa libro ni Lolo Kiko. So sagawa sila ng reconnaissance na operasyon para makita nila kung saan nagtatago o saan kumukubli ang mga ninuno natin ng mga isurhente. At sa pagpapatrolya nila, ay imbis na sila makita, ay sila ang nakita ng magkapatid na Bernardo at Zacarias Manrique. So kasama sila sa mga sundalo ng nabanggit na natin kanina na bayani na si Chopilo Roque na may pinangalan na kalsada sa kanya. So nung nagpapatrolya yung mga tropang Amerikano ay nakita sila ng magkapatid na si Bernardo at si Zacarias, at isa to sa pinagunan o pinaghalawan ng kwento ni Lolo Kiko tungkol sa labanan ng Payi. At nang marating nga ng mga tropang Amerikano, bandang alas 6, paumaga na, ay nag-bibwak o nag-gawa ng pansamantalang kampo sa burol na kung tawagin ay malapit sa pulang tubig. Kung meron pulang lupa, meron din pulang tubig, at doon nag-almusal yung tropa. At ang elemento ng sorpresa ay nasa pabor ng mga ninuno natin sa pamumuno ni Kapitan Roque at kasama ang kanyang mga lieutenant na sina Pedro Torres, sina Gumersindo de la Santa at Crisanto Lozano kasama si Crispin Chavez. At inatake na nga nila itong tropa na to, at itong puwersang guerrilla na to ay binubuo ng mahigit kumulang na 88 ng mga kalalakihan na ang gamit lamang ay mga lumang rifle at baril. Pero kung makikita nyo yung dambana, yung shrine natin dyan sa Payi, ay makikita nyo meron doon parang palapatik, at ito yung nagsilbing early warning device ng ating mga ninuno para timbrihan at psychological warfare din. So imbis na makampante yung mga Amerikano sa mga kalaban nila, akala nila sobrang dami, yung pala ay wala pang 100. So ang gamit lamang ng mga ninuno natin ay mga bolo, mga sibat at mga garote na matatagpuan sa mga lugar sa bayan ng Buac at sa bayan ng Mugpog. At dahil dito sa pamumuno ni Kapitan Roque ay nagkameron sila ng pagkakataon para atakihin at hinuli na nga nila ang mga tropang Amerikano. Naunahan ng gimbal at takot yung mga tropa. Akala nila yung palapatik na yun ay gagamitin, kundi yung tunog lang pala. At yung tunog na yun ay parang putok ng rifle. So akala nila ay marami. At dahil dito ay nakubkub yung pinagkakampuhan ng mga Amerikano, at dahil dito ay nahuli yung mga tropa na nasa ilalim ni Lieutenant Wells at kasama din yung guide na si Maki. At sa dahilan ito ay nagkameron tayo noong ayon sa kwento ni Lolo Kiko, mga alas 8 ng umaga ay pinasok na yung pulang tubig sa Payi at nagkameron na ng labanan sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Pilipino sa pamamuno ng ating Kapitang Roque. So ang gamit lamang ay tapang at gilas ay nagapi ng ating maliit na puwersa ang kalaban ng mga Amerikano noong panahon na to. At isa pa sa mga eyewitness na account na sinipi ni Lolo Kiko ay yung account ni Ignacio Magkamit, na isang kabesa sa Karatig na lugar ng Balagasan. At babalikan natin itong araw na to, na bagamat
dehado tayo sa puwersa, sa bilang, sa kagamitan ay maging yung CP mula sa US Infantry Aide de Camp na si Lieutenant Horace Reeve ay nanakuha ni General Bates ay kapareho ng kwento ng account na to. At dahil dito, pinagdiriwang natin ang 121 pag-alaala sa labanan ng paye. At sa karangalan ng ating mga bayani ay nagkameron tayo ng mga kalsada ng mga kalye sa bayan ng Buwak sa poblasyon ng 31 de Julio Street, 30 de Uno de Julio Street. Dahil sa pag-aalala natin sa July 31, 1900 na labanan na tinatawag natin na Battle of Paye. At yung municipal road sa Barangay Isok ay pinangalan kay Chopilo Roque. Kaya meron tayong Chopilo Roque Street. At ganun din ay nagkameron din ng isa pang kalye na Crisanto Lozano Street bilang pagbibigay ng pagbibigay pugay kay Lieutenant Second Lieutenant Crisanto Lozano. At gayon din ay nagkameron din ng isa pang kalsada na pinangalan naman kay Crispin Chavez Street. At maging sa oral na kasaysayan o pasalitang kasaysayan, yung pinaglibingan ng ating mga kinikilalang bayani katulad din ng Martin Nardizabal at sina Matias Dibilin na unang kapitan munisipal ng Buwak kasama ng mga kapitan munisipal sa ating bayan at yung mga bayani ng labanan sa Paye ay kasama si Chopilo Roque nakalibing doon sa sementeryo di Tampus. So ito yung lumang katolikong libingan. So bago pa magkameron ng libingan ng bayani, eh meron din tayong sarili nito sa Marinduque. At nabanggit din sa libro ng kasaysayan, History of Marinduque, yung mga inkwentro. So sinasabi ni Perpekto Mirapuente na maliban sa labanan sa Punanlupa, ay nagkameron din ng labanan sa Bintakay na nasa Mugpog at meron din siyempre sa Paye, sa Buwak at sa bayan naman ng Santa Cruz ay meron labanan sa Kinyaman. So nangyari ito sa pagitan ng Battle of Paye noong July 31 at Battle of Punanlupa noong September 13. At batay din doon sa kwento ni Lolo Kiko, ang Balingbing, ang Sitio Paye ay talagang ginagamit na bilang tiyanggihan nung unang panahon pa. Minsan sa isang linggo, dyan sa Paye. At ganun din, meron din sa sa Barangay Bantay at sa Barangay Kawit. At isa sa dalawang labanan na inaipanalo ng mga ninuno natin ay dito na ipanalo sa lalawigan ng Marinduque, ang labanan ng Paye at labanan ng Punanlupa. So muli, pakikiisa ng Marinduque State College sa pagdiriwang natin ng labanan sa Paye. Mabuhay ang mga ninuno natin, mabuhay ang lahing Pilipino. Sa akin maglalayag lulang tayo ng balangay, magbaliktanaw sa kasaysayan. Di mabilang sa daliri mga bayani ng lahi, kanayaan ang hatid kahit buhay pa ang kapalit. Sa gisag ng pag-ibig sa lupang sinilangan, perlas ng silangan.
sa lahat ng sulok ng mundo. Ipagmalaki tayo ay Pilipino. Isang bansa, isang ugat, isang tuto. Tayo ay Pilipino. Isang wika, isang ugat, isang tuto. Tayo ay Pilipino. Sa hangin, tumitig at magsilbing liwanag.
sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Liwanag sa dali. Pagpin mo, mag-ibig ang bagong awitin. Dalaga, halimuyak mo, Maria Clara, ang bangong taglay ng sampagita, laging hanap ka tuwina. Kaya't ang buhay ko'y sa'yo laan, pangako kong di na mapaparang, di kita pabibihag kanino man. Pagkat ikaw lamang ang tangi kong yaman. Bigaya ko ay tanging ikaw lamang, Pilipinas bayan ko o hirang. Ibigin ka magpakailan pa man, bayang sakdali at Pilipinas. Langit na bukaw gilim.
nangangambang isang sawi sa lilim ng takip silim. Aking ihahandog yaring huling awitin. Dungawin mo ako't iyong dinggin. Ako na dating ligaya mo man din. Lawitan mo ng liwanag ang naririnding puso at diwa. Pag-irog mo ay nahana. Ako pa ba ang iyong sinta? Kung hindi na ay lilisan na. Kung hindi na alam na. Ngayong sanat sa pag-ibig o giliw ko'y nananabik. Kahit sakdal sa bighati, ibigin mo ako muli. Ngayong ako'y humihibig, pikit matang humihiling. O giliw ko ay magbalik, ibigin mo ako hanggang libing. Kahit sakdal sa bighati, ibigin mo akong muli. Ngayong ako'y humihibig, pikit matang humihiling. O giliw ko ay magbalik, ibigin mo ako hanggang libing. Ay magbalik sa aking sinta. Kung hindi na ay paalam na. Kung ano ang iyong ibig.
sa'yo ay laging sulit lang. Kay ganda ng buhay, bukas may matibay. Dahil lang sandigan, isipin mo. Ang sektor propesyonal ng Bayan ng Buwak na aking kinakatawan sa Pambayang Sanggunian sa lokal na kasaysayan, kalinangan at sining ay nakikipagsandiwa sa mga pinuno at mamamayan ng lalawigan ng Marinduque sa pagunita ng 121 taong pagdiriwang ng makasaysayang labanan sa pai. Sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap ngayon, nakatataba ng damdamin na mapagtantong ang alab ng puso para sa ating kasaysayan ay patuloy na nagtutumining sa alaala ng ating mga mamamayan. Ito ay pagpapatunay na ang mga aral ng labanan sa paye ay patuloy nating ginagamit na sandata upang pagwagian ang laban sa COVID-19. Ang mga butil ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamalasakit sa kapwa at pagkakawang gawa sa bayan ay dinalisay na ng mga bayani ng paye na kung ating isasabuhay ngayon ay tiyakang maglulundo upang makamit ang mas mapayapa, maunlad at ligtas na pamumuhay. Sa araw na ito ng pagtatanghal ng tagumpay sa digmaan sa paye, magpaalaala sana ito na ang tunay na diwa ng paye ay pagkakaisa ng mamamayan, adhikain ng mga pinunong bayan, yaman ng kalikasan, ehemplo ng kalayaan. Muli, isang makasaysayan at makabuluhang pagdiriwang. Maraming salamat po. Sa buksan, tusan.